pageant ng noontime show ng It Bulaga na Little Miss Philippines ay magbabalik ngayong taong 2019. 1980s nang simulan ang pageant na Little Miss Philippines kung saan ang mga kabataang babae ay maipapakita ang kanilang talento sa industriya ng pagtatanghal bilang actress, TV host at beauty queen. Ngayon, ang Little Miss Philippines ay nakatakdang magbalik pagkatapos ng 5 taon. Tignan muli natin ang ilang mga nagtapos at nakapagtala ng pangalan sa showbiz. Gladys Reyes. Si Gladys ay sumali sa Little Miss Philippines noong 1984. Ito ang kauna-unahang labas sa television ng It Bulaga pageant. Aiza Siguera. Si Aiza ay naging contestant ng Little Miss Philippines noong 1987 at ito ay naging fourth runner-up. Sa kabila ng hindi nito pagkapanalo, si Aiza ay naging child star at umunlad naging regular team sa It Bulaga. Nakagawa din siya ng sitcoms kasama si Vic Soto tulad ng Oh My Fairy Ko, kasama ng iba pa. Jessa Zaragoza. Si Jessa ay sumali ng Little Miss Philippines noong 1987 gamit ang kanyang tunay na pangalan na Michelle Ann Loyola. Kabatch nito si Aiza Zuguera. Pagkaraan ng kanyang Little Miss Philippines, si Jessa ay naging miyembro ng Dots Entertainment. Naging bahagi siya ng maraming pelikula at palabas sa TV. Francine Prieto. Si Francine Prieto ay sumali noong 1988 gamit naman nito ang kanyang tunay na pangalan na Anna Marie Falcon. Noong 2003, si Francine ay sumali din ng Binibini Pilipinas at naging isa sa mga nakaabot sa top 12. Camille Prats. Si Camille ay sumali naman noong 1990. Hindi man ito nanalo sa naturang pageant, ang kanyang pagkakalantad ay nagbunga para makuha ito sa isang TV gag show sa ABS-CBN na Ang TV. Pauline Luna. Si Pauline ay sumali ng Little Miss Philippines noong 1995. Gayunpaman, hindi ito nakaabot sa Grand Finals dahil wala ito sa Daily Rounds. Noong 2002, sinimulan ni Pauline ang kanyang karera bilang isang teen star na maging bahagi siya ng Star Magic ng ABS-CBN. Matapos ipakilala sa serya ng mga kabataang Berks, si Pauline ay nakatanggap ng malaking papel sa primetime series na Marina, kasama si Claudine Barreto noong 2004. Si Pauline ay bahagi din ng sitcom na Bora at ang reality search love team na Cupids noong 2005. Nang ito ay matanggal sa Cupids, siya ay naging kapuso at naging co-host ng It Bulaga. Julie Ann San Jose. Si Julie Ann ay nag-post sa kanyang Instagram ng isang video clip ng kanyang performance nang ito ay sumali sa Little Miss Philippines noong 1998. Subalit, hindi ito nanalo sa naturang contest. Noong 2005, muling sinubukan ng 11 years old na si Julie Ann ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng kompetisyon ng Singing QTV Popstar Kids. Ito na nakasali sa Grand Finals, ngunit si Rita Daniela ang nanalo ng Grand Prize. Kim Domingo. Si Kim ay sumali sa Little Miss Philippines noong 2000 at siya ay naging fourth runner-up. Ella Cruz. Si Ella Cruz ay sumali sa Little Miss Philippines noong 2005 ngunit hindi ito nakarating sa Grand Finals. Sa pamamagitan ng pagsahang ito, siya ay napansin ng GMA7 at gumanap na batang Angel Oxin sa 2006 pantaserya na Mahika. Kalaunan, gumanap naman ito bilang lead role as sa Super Twins kasama si Nicole Dulalia. Si Nadine Samonte ang naglaro bilang superhero counterpart ni Ella sa serya. Riza Mae Dizon. Si Riza Mae ay sumali naman noong 2012. Ito ay na-eliminate ngunit nakatanggap ng callback para sa wildcard round. At siya ay nakoronahan bilang Little Miss Philippines 2012. Kasama na agad si Riza sa It Bulaga, roster ng host at binigyan ng kanyang sariling talk show na pinamagatang The Riza Mae Dizon Show. Bye, share for five.